Okay, so hello guys. Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng tutorials natin. At guys, may dumating nga pala. Pero bago natin yan ipakita, intro muna tayo. Let's go! Ayun, dumating na nga ang ating V8 sound card. So, dumating talaga siya kahapon pa, September 12, 2020. Pero gabi na siya dumating, kaya ngayon na lang natin siya i-unbox. So, tara, let's start. Unboxing siya pero nakalagay sa plastic. So, bahala na kayo mag-isip. Hindi talaga ako nakatulog nung dumating to kasi na-excite ako buksan. So nabili ko nga lang pala siya sa halagang 524. Kasama na doon yung shipping fee. 524 pesos. So ayan. Yun, may bubble wrap pa. Ito yung itsura niya. Nyo, singing live sound card. So ayun guys, dumating na nga. Oh, tadaan! Ito na siya. Ayos. Sana gumana siya. Tapos may tatlo siyang wire. So para sa ano, ayan, may sa earphone, tapos sa micro, may USB, tapos isang ano, USB ano, wire, tapos isa pa huling ganun, yung kanina. Connector pala, connector. Tapos may ganito pa siya, ano nakalagay dito? Uy, may previs na! May previs na, no? Kutsara, tinidor. Ayos itong great sound card na to, ah. Wala namang nakalagay. Wala, nalalagyan niya lang yan. May previs. Ayos, oh. Bukit niyo. Mamaya, kakain na tayo. So tara, itry natin to sa ating laptop. Ayos! So siguro nagtataka kayo kasi iba na yung sound ko ngayon. Pinag-aralan ko muna kung paano i-set up ang V8 sound card para mabilis tayo makapag-vlog. So proceed tayo sa discussion about dito. So ang una ko munang i-discuss sa inyo ay ang different ports and connectors. Ang una niya is ang live one para sa cellphone nyo o kaya sa camera, at ang connector nya ay ito. At sa live 2 para sa camera uli o kaya sa cellphone, tapos ito yung ano, pareho lang sila ng connectors pero dalawa yung binigay ng ano yung sa binili natin. So pangatlo, accompanied instrument, so ito rin siguro yung gagamitin dyan. Tapos sa charging port, yung may micro USB tayo na ano, na connector and USB. Tapos earphone. Dito sa earphone at saka sa headset, pwede mong gamitin kahit ano diyan, kung speaker man o earphone. Tapos next is condenser mic, then dynamic microphone. Dito sa dynamic microphone, pwede natin gamitin yung gitara rin. Kasi ganito rin yung ano, yung port ng sa gitara, diba? So yun lang. So una muna natin gagawin bago natin i-set up sa laptop. Make sure nyo muna na i-connect nyo muna yung mga connectors dito sa V8 sound card. Kasi ang nangyari sa akin kahapon, naging grounded siya. Kasi ang inuna ko,
Sinetap ko muna siya sa laptop, tapos siya ako sinalpak to. Yung pala dapat iuuna mo to. Ayan, ang gagamitin natin sa dynamic microphone is connector ng para sa gitara. Yan, so ito yung sa gitara, sa dynamic microphone. Then, condenser mic. Salpak natin. Tapos, ito yung ginamit ko, yung connector para sa speaker. Salpak natin. So, yan. Ngayon naman, ay sasalpak natin yung connector sa charger para makonect natin sa laptop. Make sure nyo muna na nakapatay ito bago nyo i-connect sa laptop. So, i-connect na natin sa laptop. Then, bubuksan na natin ito. Magbilang lang ng 3 seconds and hold it. 1, 2, 3. So, yan, bukas na. So, nandito na tayo sa laptop. Check muna natin yung recording devices. Click nyo itong speaker icon, right click. Recording devices. Ayan, make sure nyo na nakaselect siya yung microphone nyo sa V8 sound card. So, yung name ng V8 sound card natin is yan, yung kung nakikita nyo may B1 USB audio. Sa playback naman, ayan, nakaselect na rin siya, B1 USB audio. So, okay na natin. Tapos, dito naman tayo sa settings ng Reaper. Punta kayo sa options, preferences, tapos, dito, i-make sure nyo na yung input and output devices nyo ay nakaselect rin sa V8 sound card. So, ayan, V1 USB audio. Okay, nakaselect na. Tapos, ito, speaker nyo para sa output. V1 USB audio rin. So, ito, wave out nyo lang to, wave out. Ayan. Pwede rin namang ito, pero mas maganda kung wave out na lang. So, okay natin. Tapos, ito, naka-normal lang dapat to. Yung audio thread priority. Okay. Tapos, ang kinagandahan ng ano, ng V8 sound card, insert new track muna tayo. Insert new track. Tapos, ipula natin to. Ang kagandahan ng V8 sound card, ito, i-stereo muna natin. Ay kahit hindi mo na siya i-monitor dito, i-on to. Kahit i-off mo na lang. Kasi mamaya papakita ko kung bakit. I-off mo na lang yan kasi dito, kailangan mo pa, halimbawa, ayan, may tatlong kategory kasi yan. Off, on, tsaka auto. Ayan, off na lang natin. Tapos, hindi mo na rin siya kailangan ng mga plugins. Mag-insert new track na lang uli para sa -1. Tapos, wag mo nang ipupula to. I-rename muna natin to na lead vocal. Ayan, enter. So, ayan, ipapakita ko muna sa inyo kung anong mga nakalagay sa V8 sound card. Una is yung mic volume. Then, mic echo, tapos, treble niya, bass, record, para sa music. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, may monitor na siya. Dito mo na isi-setup kung lalakasan mo o hinaan mo yung monitoring. Sa Reaper, di ba, on, off, auto mo pa dito, hinaan, lalakasan mo lang. Tapos, may mga ano rin siya. Yung babaguhin yung boses mo, halimbawa electro, yan, yung sa electro, magiging electric yung boses nyo, try natin ha, magiging parang robot. Hey, sound check, hey, 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 hey.
Try naman natin yung pitch band. Yung pitch band. Pitch band pala. Pitch subject. So, kung may maririnig nyo, magbabago yung boses nyo, liliit, o kaya lalaki. Next natin. Pitch subject. So, di ba lumaki? Next pa natin. Hey, sound check. So, mas lumit yung boses mo. Tapos next pa natin. Hey, sound check. So, mas lumaki, di ba? Next naman natin is elimination. Hey, sound check. Hey, sound. So, parang ma-echo siya. Next natin is yung shockwave. Hey, sound check. Hey, sound. Hey, hey. Parang pareho lang. MC. Para sa mga MC sa concert, yun lang. Hey, sound check. Hey, sound. Hey, sound. Sa MC, mas malinaw siya, di ba? Tsaka parang mas kulog. Sa Dutch. Hey, sound check. Hey. Parang pareho lang rin uli. Tapos may different sound effect siya. Una is cheer. Next, embarrass. Gun. Despise. So next is yung debut. Kiss. Laugh. Clap. Pay attention. Tapos isa pang kiss uli. So, may dalawa ring sound effects. Song 1. And song 2. So, yan. So, itatry naman natin mag-record ngayon. Natapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Etong nakatulad sa tap natin, save all, tapos render natin kung wala ka. 1, 2. Yan, render. So, ayan, nakapag-record ka na gamit ang Gate Sound Card, BM800 condenser microphone, true laptop. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa tutorials natin. Please like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Peace! Natapos na ang